Kamusta mga kapaligtik? Isa na naman pong panibagong vlog para sa Backyard Water World. Mga kapaligtik, kung naaalala niyo po yung ating nakaraang video, nag-breed tayo ng red balloon platy. Every morning nakakakuha tayo ng maraming fry. Ngayon naman, susubok tayo ng iba namang variety ng balloon. Pero syempre, bago yon, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, i-like mo na rin tong video ito, i-click ang bell icon para lagi ka nang notify tuwing may bago tayong video. Dahil weekly, every Saturday, nag-upload tayo ng bagong video. At syempre, i-like na rin ang ating FB page, Backyard Water Shop. Mga kapaligtik, talagang sulit na sulit yung pagbibreed namin dito ng red balloon platy, no? Kung nasabayan nyo po kami sa aming pagbibreed, siguro mga ganito na rin ka-laki yung inyo. Yan, syempre, tawag dito. Depende yan sa pag-aalaga ninyo. Yan, kung malinis ba kayo sa tubig, then sa pagpapakain, then syempre, kailangan siguro mga live foods, yan, katulad namin, puro live foods kasi pinapakain namin dito. Nagpipids din naman din kami. Kaya lang syempre, nandun talaga sa pag-aalaga. Dapat nakafocus ka dun sa mga inaalagaan natin, mga fry. Kasi para hindi masayang yung effort natin sa kanila pagka pinapakain. Tapos, syempre, para sulit din pagka nagbenta tayo ng ating mga nalaagaan na natin, yung mga nabreed na natin yung mga isda. So mga kapaligtik, kamustahin na rin natin yung mga nabreed nating gabi. Papakita ko lamang po sa inyo. Mga kapaligtig, ito yung na-breed nating guppy. Ayan, pang-out na siya. Pang-out na sila. Ayan o, ang gaganda ng kanilang katawan. Good quality o. Ito guys. So, mga kapaligtig, ang ganda ng ating mga plati, ay mga guppy natin dito. Ayan. Then, mga kapaligtig, pakita ko na rin yung ating, segue na natin yung ating mga tanim dito sa ating bahay kuko. Meron ako dito okra. Ayan. Next week, makakapag-harvest na ako. Ito, meron ako kalamansi dito. Segue ko na din. Dahil mahilig nga tayong magtanim. Ayan, nakakapag-harvest na ako dito ng kalamansi. Ayan. Nakakakuha ko dyan ng paisa-isa. Para hindi ko maubos agad yung ating bunga ng ating kalamansi. Ayan. Mga kapaligtig, meron natin pala tayong mga available na koi fish. Ayan, yung ating available na koi fish. Pagka inalo ko yung pagkain nila, lumalapit na sila. Bumisita lamang po kayo sa Backyard Water Shop Bypass Claribel, tabi po ng Eugenio Resort. Yung ating koi po ay kondisyon na kondisyon at magaganda ang kanilang katawan. Alagang-alaga po natin yan sa pagpapakain. Ayan, ang gaganda po ng kulay. Ito naman sa ating kabilang reptab, mga kapaligtig. Ayan, meron ko tayong ginagrow out na ping pong, tapos kaliku blackmoor. Ayan po ah, ginagrow out ko lang natin sila para pagka okay na yung body nila, syempre, ipebenta na natin yan sa ating mga
customer. Pero kung makikita nyo naman yung body ng ating ping pong, bilog na, no? Ayan, makikita nyo naman. Inagrow out pa lang natin yan, mga kapaligtik. At eto na nga, mga kapaligtik, yung ating pinakahihintay na ibago nating variety ng 24K Balloon Cheetah Molly. So, ayan, papakita ko po sa inyo yung ating nakuha sa ating supplier ng Cheetah Molly. Ayan, nung kinuha ko yan, mga kapaligtig, ay hindi pa ganyan yung size nila. So, kasi dahil naka 1 week na sila dito sa akin, ayan, dahil nagpapakain ako ng light foods, ayan, napalaki ko na sila ng juby size. Ayan, yan yung ating ibibreed na Cheetah Balloon Molly. Mga kapaligtig, pagka napalaki na natin sila ng pang breeder na, ilalagay na natin sila sa rep tub. At syempre pagka nakapag-breed na tayo, ayan, mag-harvest tayo ng mga fry, then ililipat natin yung mga fry doon sa kabilang lalagyan or rep tub ng iba nating lalagyan para ma-separate natin yung fry doon sa parents nila para mapalaki natin ng maayos. Tapos, alagaan natin sa pagpapakain ng live foods, then sa pagpapalit ng ating tubig para malinis at maayos yung ating pagpapalaki ng ating mga isda dito sa ating backyard. Siyempre, mga kapaligtig, comment down below lamang po sa ating comment section kung may mga suggestion po kayo na kung paano mag-alaga pa ng ating mga isda, kung paano magiging maayos yung pag-aalaga pa natin ng isda dito sa ating backyard. I-comment nyo lamang po yung mga inyong mga kaalaman. Kasi mga kapaligtig, dito sa backyard, ganito lang yung aming pagpaproseso ng aming pagpapalaki ng isda dito sa ating backyard. Siyempre, unang-una kailangan talaga malinis tayo sa tubig. Then, maayos yung pagpapakain natin ng live foods. Kailangan yung live foods natin, siguraduhin natin na malinis talaga. At syempre mga kapaligtig, pag nagpakain tayo, no, kailangan unti-unti din titingnan natin kung nauubos ba nila yung live foods. Kasi pag hindi nila yung naubos, pwedeng yung tubig natin dumumi, tapos magiging sanhi yun yung pagkamatay ng ating mga isda. So, kailangan mga kapaligtig, yun niya, pagka nagpapakain talaga tayo, is uunti-untiin natin na ipakain sa kanila, titingnan natin kung nauubos pa talaga nila. Ganon din sa mga fry, kung sila ay makakapag-breed na talaga, no? Pag na-separate na natin yung mga baby, ganon din, unti-unti tayo magpapakain ng mga live kapaligtig. Dahil nauuso nga yung pagbe-breed ng balloons, baka po gusto nyo pong sabayan na rin po kami sa aming pagbe-breed. Dahil sa susunod, ayan, magbe-breed pa tayo ng iba namang variety din ng balloon. Ayan, syempre mga kapaligtig, maraming salamat po sa mga pagsubaybay sa amin. Ayan, maraming salamat po sa suporta nyo. At syempre mga kapaligtig, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at click the bell icon para lagi po kayong nanonotify tuwing may bago tayong video. Paalam mga kapaligtig! Salamat!